Napag-usapan natin ang patungkol sa pagkatalo nitong si Hinata. Hindi naman kasi lumaban ng patas itong si Rainer sa kanya. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito, ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Kahit na humingi pa ng tulong ngayon, itong si Hinata ay magta-take pa rin ng matagal na panahon bago makarating ang mga reinforcements. Tsaka sa available resources nila ngayon ay napaka-unlikely na makapag-gather sila ng sapat na forces para maging enough na makatulong kina Hinata. Then naisip din itong si Rainer na kapag nakasense siya ng kahit na anong danger, ay pwede naman siyang instantly na magbigay ng order para once and for all ay mamatay na nga itong saint nilang kalaban. Kaya meron talaga siyang absolute advantage. Kumbaga, ay wala siyang katalo-talo. Ngayon, eh tahimik lang itong si Hinata dito at nakatitig lang siya kay Rainer pero hindi pa nga siya sumusuko. Nung nakita ni Rainer itong titig na ito, eh napaisip siya na hanggang ngayon daw eh napakayabang pa rin itong si Hinata. In that case daw, eh puputulan niya na ito ng isang hita. Iniangat na ni Rainer ang kanyang spada at iniswing niya ito sa may hita nitong si Hinata. Hindi ngayon pwedeng umassist itong si Testarossa dahil ngayon eh na kay Vega ang kanyang full attention. Tsaka ngayon eh nakikita naman itong si Testarossa na hindi pa nga sumusuko itong mga mata nitong si Hinata. Pumasok sa may isip niya dito na itong si Hinata daw ay isang opponent na nagawa makadraw maging kay Lord Rimuru. Kaya sa tingin niya daw ay hindi ito basta-basta na magpapatalo. In addition, ay wala namang order na na-receive itong si Testarossa kay Rimuru na kailangan ni Testarossa na protektahan itong si Hinata. Although away itong si Testarossa na magagalit talaga itong si Rimuru kapag may nangyari nga na masama dito. Mataas rin kasi ang pride nitong si Hinata. Kaya kapag may tumulong sa kanya, eh baka daw isipin pa nito na minamaliit siya. O kaya naman, eh kinakaawaan. Kaya as much as possible, eh ayaw makialam nitong si Testarossa dito. So hindi siya nag-hesitate na mag-focus na lang kay Vega, na ngayon nga, eh kanyang kalaban. Dahil sa mga naandito, eh itong si Vega naman talaga ang pinakamalaking threat sa kanila. Kaya ito ang kanilang dapat na bigyan ng attention. Ang magical amount pa lang nitong si Vega, eh several times na mas mataas kay Testarossa. Pero kahit na ganito, eh naisip nitong si Testarossa noong una na hindi ito magiging mahirap na kalaban sa kanya. Lately niya na lang na-realized na malaking problema rin pala ito dahil hindi rin basta-basta tumitiklop itong si Vega. At ang isa sa mga dahilan kung bakit napakahirap iligpit nito eh dahil meron itong some kind of magic na connected sa may underground. At ang lahat ng mga corpses na nasa may ibabaw ng lupa ay ina-absorb niya ang power. Nakita ito nitong si Testarossa. Ang lahat pala ng nasa capital nitong Ingracia eh under ng influence nitong power na ito. Kaya ang lahat ng mga bumabagsak sa may lupa na fighter ay nagko-contribute kay Vega. Hindi naman lalakas si Vega dahil doon, pero may i-replenish ng may i-replenish ang kanyang amount of magicules, kaya hindi siya mauubusan kahit nagamit siya ng gamit ng mga abilities niya. Ito ang isang example. Halimbawa, ay naputulan si Vega ng kamay, may i-regenerate niya lang uli ito. Kumbaga, ay para siyang immortal dahil nga dun sa may naka-activate niya na magic. As long as mayroong mga bumabagsak sa may Ingracia na fighters, ay may unlimited supply of energy itong si Vega. Kaya naisip nitong si Testarossa na napaka troublesome daw nitong kalaban. Meron namang choice dito itong White Primordial Demon. Pwede niyang sunugin itong buong Ingracia. That way, eh mapuputol niya ang supply of energy nitong si Vega. Pero syempre, eh hindi niya naman pwedeng gawin yon. Kaya hindi ganun kadali i-deal ngayon itong kanyang kalaban. So kailangan ngayon ni Testarossa na makaisip ng ibang paraan para siyang manalo. Basta hindi dapat siya magkokos ng malaking distraction. Kasi ini-forbid yon nitong si Rimuru. Pwede naman silang tumakas in case na hindi talaga nila kaya. Ang problema nga lang doon, eh lalakas pa rin na lalakas itong si Vega. Gusto ngayon itong si Testarossa na maidispatcha na nga ito para hindi na ito maging problema in the future. In terms of skills, eh lamang na lamang itong si Testarossa dito pero hindi niya pa rin mapatay itong kanyang kalaban. Kaya sa kanyang perspective ngayon, eh lumalaban siya sa isang battle. Isang battle na parang wala siyang way para manalo. At ang mas nakaka-frustrate pa doon, eh itong attitude nitong si Vega ngayon. Kasi nilalait nito ng nilalait itong si Testarossa. Sabi ni Vega, eh ano daw ang problema? Ang lakas pa daw magsalita nitong si Testarossa kanina. Pero wala naman daw pala ito halos ibubuga. Nagreply na lang itong si Testarossa sa kanya na hindi daw siya madaling inisin. At pag gustuhin na
pumatay ng isang tao from the bottom of her heart. Kaya maging proud daw itong si Vega dahil naipush niya sa ganitong level of frustration itong si Testa Rosa. Talagang malapit na itong mawala ng pasensya. Ang dahilan na lang kung bakit hindi siya nagwawala eh dahil sa may order nitong si Rimor sa kanya. Sa laban nila ngayon eh hindi rin naman nakakapag-deal ng damage itong si Vega kay Testa Rosa. Actually eh parang ang pinaglalaroan itong si Testa Rosa itong si Vega gamit ang latigo niya. Pero hindi rin siya masyado makapag-deal ng malakas na damage dito. Stalemate talaga ang kanilang position. At para sila manalo, eh kakailanganin daw nitong si Testa Rosa ng external factor. Kailangan niya ng assistance. Pero ang problema, eh wala ngang assistance na dadating sa kanya. Tapos ang malala pa nun, eh naisense nitong si Testa Rosa na meron pa mga kalaban na nanonood sa kanila. Pero ngayon, eh hindi pa nagpapakita itong mga kalaban na ito. Nag-aabang sila na merong dumating na backup kina Hinata. Then tsaka sila lalabas para harapin itong mga ito. Kaya napakalaki talaga ng kanilang disadvantage. Ang pinakamalaking hope para kina Testa Rosa ngayon eh ang presence nitong si Velgrind. Kaso lang eh napaka-unlikely daw na tumulong ito sa kanila at iwan nito itong si Masayuki. Kasi in the first place daw eh itong si Masayuki naman talaga ang pinaka-target nitong kanilang mga kalaban. Mukhang nangyayari nga talaga yun na pag-usapan nila kanina nitong si Hinata. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part. Dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para maiboost naman tayo ng algorithm.